kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karinarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulap, mga paparap. Kaluluwang ligaw at mga maligaw. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakatingin sila. Mga hindi may palinganag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matag-lalaruan. Bundok Patukan, Sleeping Beauty of Kalinga Apayao. Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Isinatinig ni Anting Era. Tita, nakatanaw ka na naman sa paborito mong hilera ng mga bundok. Pabulong na wika ni Alduin, ang anak ng kapatid ko. Bulag ako, Alduin. Paano ako makakatanaw? Sagot ko at medyo ibinaling ko ang tingin sa direksyon ng boses. Doon ka kasi nakatingin, tita, kaya nasabi ko yun sa inyo. Narinig ko ang yapak ni Alduin papalayo. Narealize niya siguro na mali ang tanong niya. Pagpasensyahan mo na ang pamangkin mo, Ellen. Hindi niya naisip na di ka nakakakita. Wika ni Tita Mayet, ang mama ni Alduin, kapatid na panganay ni Mama. Ati, halika na oras na ng check-up mo, i-check ko yung mga mata mo ha. Para may progress para sa next operation mo. Okay ba yun, te? Wika ni Shane, ang bunso kong kapatid. Nakatira kami malapit sa tinatawag nilang Sleeping Beauty dito sa Bantay, Ilocos Sur. Kitang-kita ang kagandahan ng bundok sa bintana na kinaroroonan ko. Gusto ko na ulit itong masilayan at makyat. Sayang at di ko na ito makikita. Gawa ng isang trahedya. Taong 1997. Sumali ako sa group na tawagin na lang nating Dahong Talahib Mountaineers. Ako nga pala si Elena Garabiles Almadin at purong Ilocana. At nakatira dito sa Bantay, Ilocos Sur, panganay ako at dalawa lang kaming magkapatid. Ako at si Shane na 24 years old at isang ophthalmologist. 26 years old ako noong akyatin namin ang bundok Patukan. Naalala ko pa ang mga huling nasilayan ko sa pag-akyat. Ang mabatong daan, ang naglalakihang mga anahaw na halos kainin na ng mga dahon ng banaba at tantanibong. Kitang-kita noon ang pagsikat ng araw at makikita mo na para itong iginuhit ng isang pintor na tila ba isang dalagang babaeng nakahiga. Nagrenta kami ng isang kwartong matutuluyan sa bayan ng Kalinga Apayao. Saka kami naglakbay, papunta sa paanan ng bundok. Tuwang-tuwa ako sa mga napapanood kong mga katutubo. Lalo na at parang kakaiba sila sa pangkaraniwan. Lalo na yung mga batang katutubo. Maliliit ang karamihan sa kanila
at iilan lamang ang matatangkad. Magagalang ang mga katutubo dahil nagtatanggal sila ng salakot at headrest kung may turista na makakausap at may sinasabi silang salita ng pagbati ayon sa kanilang lengguwahe. Alas 8 ng umaga nang mag-umpisa na kaming mag-warm up at mag-roll call at makinig sa rules ng pag-akyat. Tatlo ang alam kong guide pero ang ipinagtataka ko ay may isang lalaking nakasuot ng army camouflage na jacket na isinusuot ng mga sundalo. Nakasuot din ito ng itim na sapatos at kulay kaki na cargo pants at t-shirt na pang sundalo. Nakatayo lang ito sa dikalayuan. Akala ko guide na titingin lang dahil may baril naman ito. Hindi ako nagsalita. Hindi ko sinabi sa mga kasamahan ko. Nasa kalagitnaan kami ng pag-akyat sa masukal na kabundukan ng Mount Patukan at nakikita ko siyang umaaligid at nakikisabay sa aming team. Kaya panatag naman ako dahil sa tindig at pangangatawan nito at mababanaag ang kanyang tikas. Mga alas 10:30 ng umaga ay nagpahinga kami. Kinausap ko ang leader namin na si Indian Joe. Nabigyan ko ang lalaki ng pagkain dahil napansin kong wala itong dalang backpack at tiyak kong gutom o nauuhaw na rin. Habang naglalakad, may napansin ako sa aking anino sa bandang kaliwa. At may mga palamuti itong magaganda dahil napapalibutan ito ng mga kulay berde at kulay lila na mga dahon. Kaya nagmukha tuloy akong isang babaeng nakagown. Lumapit ako sa lalaki. Nakayuko siya at hindi nagsasalita. Manong, tubig po. Napansin kong wala kang dala kaya dinalhan na kita. Uwi ka ko. Wala akong tugon na narinig. Di man lang siya tumingin dahil nakayuko ito at natakpan ng kanyang mukha ng kanyang sombrero. Nainis ako sa kanyang inasta. Ako na ang nagmamagandang loob pero hindi ako pinapansin nito. Aalis na sana ako nang may mapansin ako. Walang anino ang lalaki. Parehas lang kami ng kinaroroonan at imposible. Dapat ang casting ng shadow niya ay nasa 90 degrees kasi mag-11 pa lang noon. Ngunit siya ay naka 180 degrees dahil wala talagang anino. Tumingin ako sa mga kasama ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may pagtataka at pag-aalala. Binalingan ko ulit ang lalaki. Nakangisi na ito. Nagtila sinundan ng pagtawa. Umatras ako at narinig kong sinabi ng lalaki. Hand off. Pero di na inulit. Tumayo ang lalaki at naglakad ulit. Pero wala talagang anino. Sa sobrang takot ko, ay sumigaw ako ng Rapido! Tawag ko sa sweeper namin. Nanginginig na ako noon sa takot kasi nakita ko yung lalaki na lumusot sa mga pagitan ng mga bato na makikitid. Oh my God! Multo! Encanto! Rapido! Dali! Tingnan mo yung lalaki na lumusot sa pagitan ng mga bato! Sigaw ko. Mabilis na lumapit si Rapido. Nasa mukha ang labis na pagtataka at sinundan niya ng tingin sa parting mabato kung saan ako nakatingin. Amelie, anong nangyari sa'yo?
May nakita akong lalaki. Yung isang guide na sundalo. Pero nawala siya doon. Doon! Doon siya lumusot. Rapido! Isang multo ang nakita ko. Tumitig si Rapido sa aking mukha. Binabasa niya kung nagsasabi ako ng totoo. Umapo ako saglit at huminga. Namalikmata lang ba talaga ako? Rapido, ilan ang guide natin? Tatlo lang, ma'am. Bakit po? Rapido, multo ang nakita ko kung ganun. Sinamahan tayo ng isang multo. Nakakatakot. Natatakot talaga ako. Lumapit ang leader namin at nagtanong kung anong nangyari. Pigil ang aking iyak dahil sa takot. Okay ka na ba, Miss Armani? Pwede na ba tayong magpatuloy sa pag-akyat? Tanong ng leader namin. Baka po, may bumati sa kanya, sir? Uwi ka ng isang guide. At nagkatinginan ang lahat. May mga engkanto din ba sa lugar na ito? Tanong ni Berhel, isa sa mga kasama namin. Oo, marami. Sagot ni Rapido. Baka sa panan pa lang ng bundok ay nagustuhan ka na niya. Sagot ni Rapido. Miss Almadin, sumabay ka ba sa dasal? Kanina. At nagbigay galang. At permiso sa mga nilalang sa paligid. Tanong ni Sir Aquino. Sorry sir, hindi po ako nakakonsentrate dahil nga natuon ang pansin ko sa lalaki kanina. Tinanong ng isang guide na si Manong Hener kung anong itsura ng nakita ko. Inilarawan ko sa kanya ang wangis ng aking nakita. Namutla si Mang Hener, kilalang kilala niya ang wangis na yon. Kilalang kilala niya. Ma'am, umakyat na po tayo at doon na natin ipagpatuloy ang kwentuhan. I think, mahaba ang magiging kwentuhan natin pag nakarating na tayo sa taas ng bundok. Wika ni Mang Hener. Habang umaakyat kami, ay napadaan kami sa may kawayanan. Nakita kong malago ang mga dahon nito. Napansin kong may mga nahuhulog na dahon at mga sangang humahampas sa hangin. At di ko namalaya na tumamang isang sanga sa aking mukha. At nag-iwan ito ng allergy sa aking mga mata. Noong una ay kinamot ko ang mga mata ko at naging okay naman. Mamula-mula nga lang. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. 5 araw at 4 na gabi namin itong inakyat. Dumaan kami sa sobrang masukal na kagubatan na talagang perfect jungle kung maituturing. Malulumot na mga bato. Tumawid ng mga bangin. Madudulas na malalaking bato. Mga ilog at may mga rope segments para makatawid sa Mount Tangub at Mount Kukuk. Hanggang sa masilayan namin ang ganda ng Gapo Waterfalls na may taas na 120 meters at dumaan kami dito gamit ang rappel. Sa kahabaan ng paglalakbay ay narating din namin ang summit. Ang ganda ng tuktok ng Mount Patukan. Kitang-kita ang mga naggagandahang mga kabundukan sa Kalinga Province. At makikita din dito ang Mount Tenglawan sa Kanluran. Idagdag pa ang Bangged Rice Terraces sa parteng hilagang Kanluran. Ang Mount Patukan ay makikita sa Tanudad, Kalinga Province. Sa malayo, kapag pinagmamasdan mo para itong isang babaeng nakahilig o nakahiga, kaya tinatawag itong The Sleeping Beauty. At marami pa ang mga alamat na kwento sa likod ng kabundukang ito. Malamig sa taas ng bundok. Nag-usap-usap kami na kanya-kanyang pagtatayo ng tent. Pero sa mga guide ay sama-sama sila. Gabi na noon, naglinis na ako ng katawan ko pero humahap din na ang aking mga mata. Dahil sa allergy dala ng dahon mula sa sanga ng kawayan. Habang nakapikit ako, ay may naramdaman akong pumasok sa tent ko.
Ana, ikaw ba yan? Tanong ko sa isa sa mga kasamahan namin. Ngunit wala akong narinig na sagot. Ibinukas ko ang aking mga mata kahit nanlalabo dahil sa luha. At nakita kong may babaeng nakaupo sa may paanan ko at nakataliko dito. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng puting t-shirt na may markang Hana. Dahil hindi naman natakpan lahat ang letra ng buhok. Nakaramdam ako ng kilabot nang mapansin kong iba ang kulay nito sa pangkaraniwang tao. Kakaiba ang pakiramdam. Parang nilalamig ako na di ko maintindihan. Pinakiramdaman ko lang ang babae at inaabangan ang susunod niyang gagawin at biglang lumingon ito sa akin. At nagulat ako sa itsura nito na naaagnas na ang kanyang mukha. Nakatulala ako nang biglang bumukas ang bunganga nito at sumigaw ng malakas. Sa takot ko, napasigaw na rin ako ng sunod-sunod dahil sa nakakapangilabot na itsura nito. Parang nakangangang bungo na naglalaglagan ng mga buhok. At pumasok ang mga kasama ko sa tent. At sumunod si Namang Hiner hanggang sa kumalma na ang pakiramdam ko. Kinabukasan, ikunento niya ang koneksyon ng lalaking sundalo kay Hana. Magkasintahan si Hana at Pablito. Akyatin nilang magkakaibigan ang bundok ng Mount Patukan. Isa ako sa mga guide noon. Habang umaakyat sila, inarinig kong nag-aaway ang dalawa. Tinanong niya kung bakit hindi sumama yung isang kasama nila sa grupo. Yung karibal niya sa pagmamahal ng boyfriend niya. Hindi nagustuhan ni Pablito ang sinabi ni Hana kaya nasigawan niya ito. Hindi ka ba titigil sa kasiselos mo? Hindi umimik si Hana. Patuloy lang siya sa pag-akyat. Narinig kong sinabi ni Pablito, alam mong may sakit ka, pero tumuloy ka pa rin sa pag-akyat. Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Grabe ka naman, Pablito. Alam ko namang mag-ingat. Wala ka talagang tiwala sa akin, Hana. Wala kaming relasyon ni Mayla. Nasa isip mo lang yan. Nasisiraan ka na talaga. Pati ang sarili mo, dinadamay mo sa kawalan mo ng tiwala sa akin. Nakita kong umiiyak na noon si Hana. Sa totoo lang, mabuting babae si Hana. Nakakasama kasi namin siya tuwing aakyat kami sa bundok. Madaling pakisamahan. Di tulad ni Myla na mataas ang tingin sa sarili. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at mapagmataas. Kaya halos wala siyang makasundo sa mga mountaineers na makakasama sa team. Hindi namin namalayan na lumayo si Hana sa amin. At tumakbo ito ng mabilis. Hindi namin alam kung nadulas siya o nawala sa kabundukan. Hinanap namin siya. Pero wala kaming Hana na nakita. Kaya hindi namin alam kung patay na siya o buhay pa. Pero pagkatapos ng 3 araw ng pag-akyat namin ngayon, nabalitaan namin na nakauwi si Hana pero nagpakamatay din ito dahil sa sama ng loob. Ayon sa mga nakasama ni Pablito, ay hindi nakayanan ng konsensya niya ang nangyari sa kasintahan. Kaya nagkasakit din siya hanggang sa mamatay. Maraming nagsasabi na nagpapakita sila sa mga piling mountaineers at isa ka na doon sa mga nagustuhan niyang pagparamdaman. Kinupkup marahil ng kabundukang ito ang kanilang alaala at pagmamahalan. Kaya magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin buhay ang kanilang alaala dito. Kinahaponan ay nag-alay kami ng dasal at kandila sa bundok.
Dasal namin, sana matahimik na silang pareho. Bumaba kami na dala ang lungkot, pero sa di kalaunan ay nalaman naming nagkaroon kami ng kapayapaan sa puso. Magkikita na sina Pablito at Hannah. Naniniwala ako. Lumipas ang 3 araw, nagpa-check up ako at nagkaroon ng infection ng aking iris dahil sa pagkamot ko hanggang sa mabulag ako. Magagamot lang pag angkop na mata ang malilipat sa akin. Lumipas ang buwan at mga taon. Taong kasalukuyan, 2022. Narinig kong tinatawag ng mga kawani ng ospital namin, sina Tito at Tita. Greg! Hello, tao po! Manang Mayet! May taga District Hospital po tayo. May dalang magandang balita. Tawag ng isang babae sa labas ng aming bahay. Ate, nandyan na sila sa labas. Nasa sala na rin ang mga damit na dadalhin mo bukas. Para sa iyong operasyon. At isa na ako sa mag-aasis sa operasyon mo sa mata, ate. Napakabuti ng Diyos sa'yo, ate. Matapos ang 8 taon na pag-aantay mo, ay heto na. Makikita mo na ang iyong tinatanaw araw-araw sa may bintana. Malambing na wika ni Shane, ang aking bunsong kapatid. Napatayo ako at ngumiti. Salamat po, Panginoon ko. Makakaakyat na akong muli sa bundok na kung saan ko naiwan ang aking mga mata. Doon ko nasilayan ang katotohanan na ang kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan. Kung hindi ay nasa panloob na kaanyuan ito. At ito ang kagandahan ng ugali ng isang nilalang. Huwag katakutan ang mga nagpaparamdam sa kabundukan. Baka may sarili silang kwento. Malay natin, sila pala ang magbubukas sa ating nakasaradong isipan. Ang dalaga na si Hannah ay parang bundok patukan. Maganda, malalim at larawan ng kapanatagan ng isang natutulog na babaeng mahiwaga. At pagkalipas ng mga taon, tinuruan ako ng panahon na magpinta o gumawa ng mga paintings. Kaya ang palagi kong ipinipinta ay itong kabundukan ng Kalinga at kung minsan ay ang Cordillera Mountain Range. Bastang alam ko, dito ako masaya sa pagpipinta ng mga kabundukan dito sa ating bansang Pilipinas. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni. Nagustuhan mo ba ang kwento? Paki-subscribe naman ang 2 YouTube channel ni Manlalakbay na Manunulat. Ito ay ang Manlalakbay na Manunulat YouTube channel at ang Daigdig ng Sindak at Lagim. Maraming salamat. Agila ng Norte. At maraming salamat sa ating guest narrator na si Agila ng Norte. Dumako na tayo sa shout-out portion. Shout-out to our members. Bob and Joe, Antingera, Alexis Marquez, Regina Ruiz, Queen Isabel, G-
Gurley Guillermo, Magic Lampara, Drixia Braille Jamela Pido, Athena Phoenix, Ermingard, Kwentong Karimlan, Mga Kwento ni Karina, Philippine Mountaineering Society, Adventure Philippines. Shout out to Yolanda Gintivano, Destura Maria Cristina, Condesa, Cherry Saferina Montelibano, Ronnie and Joe, Jeffrey Bersabal, Michelle Satron, Antoniano Bari, Scary Hour PH, Kat Bolglar, Che Medina 15, My Boss Alarde, Jemar Belarmino, Lakay Stories, Barry Barrera Ang Sundo Horror Stories, Jeneline Mangulabnan, Oscar Meneses, Binibining Imahinasyon, Rosie De Mesa, Mine Ramos, Daigdig ng Sindak at Lagim, Horror Night and Full Moon, Rains Archive PH, By 87 Ventures, Susi Matsuda, Marites Agrabiador, Imelda Pascua, Dazzle Works, Aries Creep Horror Tales, El Bilingan, Creepy Short Tale, Madriaga Jamji, Anastasia Valentina Rides, Venom Empire, Badeta Plaza, Ang Regala, Mac Cuento, Franzmine Orellanes Ramos. Shout out also to Mom Grace Hernandez, Mary Jean MJ Carayo, Paris Mickey Philippines, Commander Liwayway, Climber Philippines, at sa lahat ng OFW na silent listeners ni ang manlalakbay na manunulat.